guys, welcome back to my channel. Grabe, na-miss ko itong setup ko kasi ang tagal din na panahon nung nag-vlog ako na ganito yung setup ko, na ganito yung background ko. But today, eto, naisipan ko na mag-vlog na rin and to share with you some tips and to share with you some products that I use in order for me to maintain my kilikili. Yes, kung ikaw yung medyo OC din sa kilikili mo na gusto mo kahit papano, pumuti naman yung kilikili mo. Kasi ako, hindi ko naman kiniklaim na sobrang puti ng kilikili ko. Hindi ko naman kiniklaim na sobrang hindi nagkakaroon ng stormy days, ng cloudy days sa kilikili ko. Pero decent na siya, decent enough na yung color niya para ako makapag sleeveless. So ngayon bibigyan ko kayo ng tips kung paano sa murang paraan hindi naman magiging sobrang flawless ng puti ng kilikili niyo, pero decent enough para makapag sleeveless kayo, 'di ba? And bibigyan ko rin kayo ng mga ginagamit ko na products. I mean, i-share ko sa inyo yung mga ginagamit ko na products. Actually, dalawa lang sila, yung mga ginagamit ko na products na hindi nakaka-harm and medyo nakakabawas ng pagpawis ng kilikili natin and nawawalan or nakakawala ng amoy ng kilikili natin. So, if you want to know what are those products and ano yung tips ko para medyo pumuti naman yung kilikili natin, then keep on watching. So, nagdadalaga ako, yung ginagawa ko or yung ginawa ko is bumibili ako ng mga wax, yung mga peel off na wax. Tapos, yun yung ginagawa ko sa kilikili ko. Tapos, ang dami-dami kong pinapahid sa kilikili ko. Like, yung mga lemon, yung papaya, yung talagang papaya na fruit. Pero, mas sa dami ng ginagawa ko, mas lalong umitim yung kilikili ko. So, yung ginawa ko, I went back to shaving. Tapos, nung nagsha-shave ako, ganun din. So, sabi ko, sige na nga, magpapawax na lang talaga ako sa mga waxing salon. So, yung ginawa ko, nagpawax ako. And medyo naano naman yung buhok, na bawasan naman yung buhok niya. So, one tip na maibibigay ko sa inyo, if you have extra budget or kung student kayo, tapos gusto nyo magpawax, hindi naman ganun kamahalan ng magpawax. Parang less than 200 pesos lang ata. Save kayo sa pera ninyo and I assure you na, mind you, na medyo mababawasan. Meron pa rin tutubo, of course, pero medyo mababawasan yung pagtubo ng buhok ninyo kasi hanggang sa roots yung nakukuha ng wax, unlike shaving. Kasi yung sa shaving, yung surface lang ng sa underarm ninyo yung maaalis niya. Pero yung kapag nagpa-wax ka hanggang doon sa roots, mabubunit niya. That's why kapag binunot or hinila yung strip para sa wax is na aano siya, na masakit yung pakiramdam, di ba? So ganun. Next naman, ang ginawa ko nung nakapagtrabaho na ako and all, ginawa ko, nag-venture out naman ako sa IPL. So yung IPL is nagpa-laser siya. So hanggang doon sa, ang gagawin niya isusunugin niya yung mga buhok sa kilikili mo hanggang doon sa roots. Tapos, doon naging maganda yung kilikili ko. I mean, hindi siya ganun kaganda. I mean, hindi naman perfect nga na maganda-maganda. Pero, kung sa wax is nababawasan yung buhok sa kilikili, doon sa IPL talagang may tendency na maalis niya, hindi na ganun tumubo yung sa kilikili mo. Or kung may tumubo man na buhok sa kilikili mo, is sobrang nipis na lang, parang balbon na lang. So, ang ginawa ko is nag-ipon ako, nag-save ako sa money ko, and shout out sa professionals, doon ako nagpa-IPL sa kanila, and very great naman yung service nila. So, ang nangyari is nagkaroon ako ng 8 sessions sa kanila. Dati alam ko nag-promo sila, less than 5,000 pesos lang yung ginastos ko. Ngayon, nagkaroon ako ng 8 sessions sa kanila, kasama na yung IPL and yung sa whitening ng kilikili ko. So, ngayon, nung sabi kasi nila, i-maintain mo yun after ng 8 sessions mo. Pero sa akin, nagtitipid and medyo namamahalan pa ako doon sa ginastos ko. So, ang ginawa ko, hindi na ako bumalik sa kanila. Pero ang kagandahan naman is kahit hindi ako nakabalik, kahit hindi ako nakapagpatuloy sa session ko, dahil nga natapos ko yung 8 sessions ng IPL ko, is kung may tumutubo man ngayon na buhok, konting-konti na lang. Though kumakapal pa rin siya, pero konti na lang yung tumutubo, unlike before. So ngayon,
ang ginawa ko is nag-experiment na naman ako sa sarili. Baka sabihin nyo, ay, si ate nag-share ng mga products, tapos hindi naman pala niya pinakita yung kilikili niya. So, this is the moment of truth, guys. Papakita ko yung kilikili ko. Na hindi naman ganun kaputian, hindi naman, kiniklaim ko ha, kiniklaim ko na hindi ganun kaputian. Pero, decent enough, no? Decent enough para makapag-sleeveless ako na ganito. So, this is my kilikili, guys. Ayan. So, hindi naman siya ganun ka-item, diba? So, kaya ko siya na-achieve yung gantong color, kaya ako na-achieve yung ganito kasi because of the two products that I am using. So before kasi talagang very ano yung kilikili ko, very choosy siya sa mga products. Like dati ginamit, nakapanood ako ng isang video ng isang influencer na gumamit siya ng isang deodorant, serum, parang ganon. Then, tinry ko. Ngayon, ang nangyari, mas lalong umitim yung kilikili ko, mga best. So, ngayon, ang na-discover ko, or dati ko pa naman silang ginagamit, pero bumalik lang ako sa kanila. So, unang-una na ginagamit ko is the Lay Bear Exfoliating Cream. Ito, guys, exfoliating cream siya. Parang yung pag-aalaga natin sa face natin, di ba? So, gusto natin matanggal yung mga dead skin cells. Ganun din sa kilikili natin. So, ang ginagawa ko ngayon, hindi na nga ako nagpapa-IPL, hindi na ako nag-wax. So, yung ginagawa ko is sinushave ko na lang yung mga hair sa kilikili ko. So, before ako mag-shave nung hair sa kilikili ko, eto muna na exfoliating cream yung ginagamit ko. So, the day before ako mag-shave ng hair sa kilikili ko, yung gabi, ilalagay ko na itong exfoliating cream para medyo lumambot naman. Medyo lumambot yung hair sa kilikili ko and medyo maging malambot naman yung surface ng kilikili ko. Para, yun nga, para hindi na, ano, para hindi siya mahirapan na, para pag nag-shave ako, hindi masugat, hindi ma-irritate kahit papano yung kilikili ko. So, binibili ko lang siya sa mga Lay Bear na waxing salon, and then, ginagamit ko na, matagal na siyang magamit, guys. And, ito yung pinaka-secret ko. Ito na yung pinaka-ginagamit ko para sa kilikili ko. Para hindi mangamoy yung kilikili mo. Para hindi ganun pagpawisan yung kilikili mo. And kung gusto mo na hindi magkaroon ng parang, ano tawag doon, marka sa damit mo, yung deodorant, ganyan. Kung gusto mo na walang sting, ganyan, walang sticky feeling, unlike kasi 'di ba pag nagde-deodorant tayo, minsan merong mga deodorant na napaka-sticky yung feeling niya sa kilikili natin, and kapag kapag nilagay mo sila, parang sobrang nakakairita na ang ano niya, makate, merong sometimes sa makate, mahapde, 'di ba? Pero itong ginagamit ko nito, guys, sa murang halaga, as in murang-murang-mura lang talaga. Mas mahal pa yung Milk Tea mo, best. So sa murang halaga, talagang magagawa naman niya yung mga dapat niyang gawin, no? So, matagal ko na itong ginagamit, matagal ko na itong na-discover, and yun nga, nung nagpa-influence ako dun sa influencer, parang nakalimutan ko siya, tapos nung kinalimutan ko siya, parang pumangit yung kilikili ko, sis. So, ngayon, ang nangyari is, bumalik ako sa kanya. So, yun nga, isa pang tip yun, guys. Kung may nahanap na kayo na product na suwak talaga or ano talaga sa kilikili ninyo, wag na kayong maghanap pa ng iba. Alam mo yon, kapag okay na siya sa'yo, wag ka na maghanap ng iba na mas maganda. Mali kung masisira pa lalo yung kilikili mo, di ba? So, ito yung product na ginagamit ko. Ito yung Milku. Ayan. Yan, yung underarm and foot deodorant powder. So, murang-mura lang to. Itong maliit na to, alam ko less than 50 pesos, if I'm not mistaken, kung 50 o less than 50 pesos lang ito. So, ang ginagawa ko, ayun nga, pagkatapos kong maligo, pag natuyo na yung kilikili ko, ginagawa ko, nagtataktak lang ako ng ganyan ng Milku. Tapos yan, pahid-pahid lang dito sa kilikili ko. Tapos all throughout the day, yun na, hindi mangangamoy yung kilikili mo, hindi pagpapawisan masyado, hindi magiging rain, ang tawag din, hindi magiging basta, hindi magpapawisan yung kilikili mo ng bonggang-bongga. So, yun yung dalawang products. Ito yung dalawang products na ginagamit ko in order for me to maintain yung ganitong kulay ng kilikili ko. Pero, syempre, diba, kung sabi ko nga sa inyo, kung may extra budget kayo, go for IPL. Kasi talagang
nakakatulong sila. Talagang makakatulong talaga yung IPL para mabawasan yung hair sa kilikili mo and para pumuti ng bonggang-bongga yung kilikili. So, kung may extra budget kayo, go for IPL. Kung wala naman, etong mga shinare ko sa inyo, baka mag-work sa inyo. Disclaimer guys ha, itong mga shinashare ko na to, nag-work sa akin, hindi ko alam kung mag-work sa inyo. Pero, why not give it a try, diba? Kung mag-work pala sa inyo, edi bongga, para medyo maging decent and para makapag-sleeveless ka na, sis. Diba? Para makapag-sleeveless ka na. So, yun lang. I hope that you enjoy this vlog and sana may natutunan kayo kahit papano sa vlog na to. So, I'm hoping to see you on my next one. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you on my next one. Bye-bye!